que sí. Oye, Kim. What's up? Ah. Dami, mis kunagan na tulog lang naman. Ay, DJ Kim! Labas din. Ay, pinapalabas. Wala. Tulog. Tulog po siya. Wala nasabi. Bakit ganun ako tulali? Uy. Nasa isip na nga siya at mukhang mapapanaginipan pa siya. Parang doon na yung papunta. Lakas, maka... Ano yan, Tita Jean? Bakit naka-asterisk yan? Tita, ano anong pinagsasabi mo na naman dyan? Hello, Maria. Alam mo, Tita, kahit siguro hindi mura yung lumalabas sa bibig mo, sinisensor. Parang ano, advance. Alam nilang hindi maganda yung sasabihin mo. Alam mo, Sir Von, ang galing mong sumulat ng kanto. Sabihin mo, in love kaya siya ng totoo dyan? Or sinulat niya lang yun dahil ano? Dahil magaling lang talaga siya magsulat. Iba yung ano eh, no? Parang alam mo talagang parang kung sa normal na tenga, parang pag pinakinggan mo siya, parang meron talaga siyang iniibig. Pero ano, siya lang talaga yung makakasulat kung ano talaga yung meaning ng song. Kasi pwedeng hindi naman yan para sa tao. Mamaya, bagay pala yan. Or something na nangyari, ganun. Kaya siguro gusto nyo balik-balikan, naging naiisip, naging napapanaginipan, ganun. Tama ka dyan. Alam mo yung ano, Sir Von, yung kanta ng Matchbox 20 na ano, if you're gone, baby, you need to come home. Alam mo yan? Parang nakikinig ko na po yung kanta. Ayan. Yung if you're gone, pagpapakinggan mo siya, akala mo para sa ano, para sa partner niya na sinasabihan niya na kung mawawala ka, ganito yung mangyayari sa akin, ganyan. Hindi ako buhay, parang ganyan. Pero, para pala talaga sa gitara yun, sinulat niya yun para sa gitara. O, di ba? Gitara yung kanyang inspiration sa kanta. Ang galing lang. Pero sana naman yung araw-gabi about sa tao para naman hindi masayang yung kilig natin. Diba? Kasi hindi ako makasulat ng kanta kung wala akong pinagdadaanan. Hindi ako in love, kung hindi ako talagang may pinaghuhugutan. With ano, talagang emotion sa tao yung talagang inspiration mo. Yes. Parang hindi naman ako makagawa ng ano para sa isang bagay. Kanyari, para dito. Paano ko? Sa tuwing kinikilig ka, ikay napapasulat kahit wala yung tinta. Parang ganun. O, diba? Parang di ko kaya. Di ko lang kaya yung... Talent rin yan eh, no? Kaya nilang maglabas ng ganung klaseng emotion sa isang kanta. Tapos ang inspiration nila, eh, bagay lang naman pala. Napapersonify nila yung bagay na yun. True. Sir Von, sumusulat ka ba ng kanta? Somehow, sumusulat. Sulat lang ng sulat. Pero hindi ko pa siya ma-produce or ganun. Basta parang nag-iipon-ipon lang ako ng mga songs. Bakit gusto mo ang sample? Ano? Acapella yung chorus lang. Chorus. Hi, Lil Star. Ba't gising ka pa? Best friend. Matulog ka na. Oh my God. Itong maliit na to. Sir Von, baka pwede mo ang sample ng ano? Chorus. Gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, napagod pero di ano daw di sumuko pero di sumuko. Apakaganda naman ang pangalan. Napagod, di ko alam kung ito pa yung tono ito pero sumuko. Sinulat ko to ng yun. Parang years ago na yata ito. Star. Alam mo, hindi bagay yung star sa pangalan mo. Yung star, nasa mataas yun eh. Hindi mo abot yun.
Maliit ka. Ayun na nga. Hindi tayo mamamersonal for today's video. Ay, sorry po. Hindi na po ako tatawa. Joke lang, Little Star. Ano ba? Mahal natin ang mga maliliit. Mga maliliit. Ano yan? Hello, Paolo. Friends natin ang mga maliliit. Ano ba? Mga 4'11". Okay, mga 4'11". Ay, sa naman ka pa rin naman.